Perpetuation of testimony. Sinabi ko na sa iyo na ang daming senador, ang daming cabinet members, ang daming congressmen who are murderers. They're not just homicidal. They feel like murdering you. Gusto nilang patayin ka. Kasi dyan sa utak mong yan, nandyan ang pagkakasira ng kanilang mga hindi lamang kayamanan, buhay nila, masisira, pati pamilya nila. Kaya importante na masara, na malagyan ng duct tape, yung electrician's tape, ang bibig mo. Yun ang pinapaalala ko sana sa iyo. Alam mo yan, kasi pag pumunta ka dito, balot na balot ka, hindi mo makita ang mukha mo. At kaya ulitin ko na naman itong punto na ito. Eh kung sabihin mo ba, ngayon pa lang, ang totoo, mamaya sa aking mga kapwa, senador, di wala ka ng problema. Eh nalaman na, ang totoo eh. Bakit ka pa nila patayin? Hindi naman mamatay ang testigo mo. Well, anyway. Ngayon, pero, dahil sa pinag-initan ka, pwede na magingi ka ng protection sa ating rules of court. Yung librong pinakita ko kanina, under Rule 134, tawag doon, perpetuation of testimony. Ibig sabihin, ang testimonya mo o yung kwento mo sa korte, kung anong nangyari, magiging permanente yon, maski wala ka na. Perpetuation of testimony. Una, mag-file ka ng petition sa korte. Pag umabot ka sa korte, naka mo. Gusto ko sana na hindi na ako pahintayin pa sa bista na ito. Kung hindi, gusto ko nang sabihin ng aking testimonya o